Pumanaw na ang Philippine sports icon at track and field legend na si Lydia De Vega nitong Miyerkules, August 10, pagkatapos ng 4 na taong pakikipaglaban sa sakit na breast cancer sa edad na 57. Narito ang ilang detalye. Noong 2018 ay na-diagnose si De Vega na may stage 4 breast cancer. Matatandaang nitong nakaraang July 20 lang ng isa publiko ng anak ni Lydia De Vega na si Stephanie Mercado o si Paneng ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang ina at sinabi na ito ay nasa napaka-kritikal na kondisyon. Humingi rin siya noon ng panalangin at donasyon sa publiko dahil sa patuloy na pakikipaglaban ng kanyang ina sa breast cancer mula pa noong taong 2018. Ayon kay Paneng, hanggat maaari umano ay hindi ibinunyag ng kanyang ina ang kanyang health condition, kahit sa mga kaibigan at kasamahan nito sa larangan ng sports. Kaya laking gulat ng marami nang mabunyag ang kalagayan nito. Noong maging bahagi si Lydia De Vega bilang flag bearer noong Southeast Asian Games noong 2019, ay tahimik na pala itong nakikipaglaban sa sakit at hindi ito ipinahalata sa madla. Batay sa paglalarawan ni Paneng sa kondisyon ng ina noong July 2022, ay ito na tila ang pinakamalaking hamon sa buhay ng nanay niya na noon ay kasalukuyang nakakonfined sa Makati Medical Center. Hindi daw ito makapagsalita, bagaman naniniwala sila na napakikinggan nito ang mga pakikipag-usap nila sa kanya. Magmula noong lisani ni De Vega ang limelight ay namuhay ito ng tahimik bilang athletic coach na nakabase sa Singapore. Si Lydia De Vega ay nakilala sa larangan ng track and field. Tinagurian siyang pinakamabilis na babae sa Asia noong 1980s. Siya ay gumawa ng impact noong SEA Games 1981 na ginanap sa Manila, kung saan siya ay nagwagi ng gold medal sa 200 and 400 meter events. Si De Vega ay two-time Olympian na kumatawan sa Pilipinas noong 1984 Los Angeles at 1988 Seoul Summer Olympics. Sa kabuuan ay nagwagi siya ng 9 gold medals sa SEA Games, 2 sa Asian Games at 4 sa Asian Athletics Championship. Si Lydia De Vega at ang mister niyang si Paul Mercado na isang dating engineer at isang entrepreneur ay mayroong 3 anak, kabilang si Stephanie na dating collegiate volleyball player ng DLSU Lady Spikers. Noong February 2001, ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si John Michael ay binawian ng buhay sa isang car accident. At ito nga lamang August 10, habang ginagamot sa Makati Medical Center, ay tuluyan ng iniwan ni Lydia ang kanyang imprint at legacy sa larangan ng sport na mahal niya para sa lahat ng nagturing sa kanya bilang isang inspirasyon. Siya nga ay may tuturing ng marami na isang legend. Narito naman ang mensahe ng anak ni De Vega para sa publiko. On behalf of our family, it is with absolute grief that I announce the death of my mother, Lydia De Vega, this evening, August 10, 2022, at the Makati Medical Center. She fought the very good fight and is now at peace. Wake details will be announced very soon. But for now, I would wholeheartedly appreciate your prayers for the soul of my mother. Maraming salamat po. Kami po ay nakikiramay sa kanyang mga naulila.